Alam mo ito bakit ito naging kandidato? Yung barko na tapos na hindi tanggapin. Ang sabi ko sa inyo, pag graft and corruption ang kaso, pumunta kayo sa akin personal at makinig ako sa inyo. Basta corruption. May sinipa ako dyan ng undersecretary sa muka talaga. Talagang tinadyakan kong p***a. Ang nag-complain, yung nagpabili ng barko, ayaw siyang bayaran kasi ayaw pa ipadeliver. Kaya napunta yung Koreano sa opisina ko. Eh si Bong, sabi ko, i-repair mo kung ni-repair niya sa legal. Nandiyan na yung barko. Ang complain niya, bakit daw na hindi ipadeliver? Sinunatan niya ang office, pati si Lorenzana may nilagay na yun ang ginamit ni Trillanes. Na mahilig yan si Trillanes nang hiyain yung tao. Akala mo magkatanong kung marunong. Wala nang ginawa kung hindi nagulo ng kudita dyan sa Makati. Tapos, dahil nga ang tao may galit, may tampo kay Arroyo, nanalo, akala mo siya na ang marunong. Nabayot pa. Sige, hamon ng hamon. Hindi naman tumatanggap ng hamon. Hindi naman pupunta doon. Napakaduwag mo. Wala kang kwintang sundalo. Hindi ka naman tunay na sundalo. Eh, yung estudyante siya, ang tatay niya nandiyan nakatrabaho sa opisina sa PMA. Every time itong mga sundalo natin, pinapatakbo, walang kain buong araw, ito si Trillanes, doon nag-i-standby sa opisina ng tatay niya dyan sa PMA. At ang nanay niya, nagkukontrata ng mga bagay-bagay dyan sa PMA. Yan ang totoong pagkatao ni Trillanes. Yung iba, wala na akong masabi. Tapos tingnan mo, binaboy niya. Wala, patawag. Paglabas ni Bong, ay maraming kaibigan to. Eh, batanggin nga po sabi ko. Inchik lang ang tatay. Pero ang pamilya niya, batanggin nyo. Oh, sabi ko, Bong, putang ina, masinador ka na. Pagsabi ka lang ng totoo, yung mga congressman, sabi nila sa akin, Mayor, ipatawag namin si Bong. Huwag ka man. Sabi ko, makita mo, wala ba kami pakialam dyan? Tawagin mo kung sinong gusto nang tawagin. Sabi nila, executive session sarado. Sabi ko kami, huwag kang pumayag na sekreto na hearing. Open. Open para lalabas ang totoo. Kung sino yung military o ano dyan, sagutin ninyo. Bakit kami managot sa inyo? Open. O ngayon, paglabas niya, Bongo for Senator Bongo. Naging senador tuloy. Maging. Ito, ganito ang nangyari. Kabarkada niya, yung sundalo na aide ko. Sundalo. Naglalaro sila ng basketball. Pinasa niya. Siya mismo ang pumasa. Magkabarkada sila eh. Pinasa niya yung bula. Talagang sinadya niya nilakasan niya. Tamaan dito sa dibdib. Naghinto yung puso. Bagsak na matay. Tapos sabi niya, Mayor, ako na lang muna ang mag-aid sa iyo. Sabi ko, kaya pala po nang nilakasan mo ng husto. Tinamaan sa bola yung sundalo dito. Patay. Diyan sa Almendras Gym, sa Davao, tumba. Okay, sabi ko, sige. So, ang tatay nito, makinig kayo, NPA. Ang lolo nito, tesoro. May-ari ng tesoro printing kayong taga Mindanao, taga Davao. Ano naman, pinakamalaki yan sa Mindanao. Binaril ng NPA sa ulo. Sagol. Baka hindi inyo alam. For nothing. Namatay man ang lolo. Binaril niyo sa ulo eh. Pero wala. Wala man nagbago sa Davao, wala man yung anak, yung apo, nagsiservisyo pa sa bayan. Honest ito. At may pera. Kayong taga Davao, alam niyo yan. Hindi ko na kailang bulan. At tsaga. Servisyo lang talaga ang gusto. Kasi gusto niya may trabaho. Alam mo, trabaho mo. Yaman eh. Gusto lang niya magtrabaho. Gusto niya makilala lahat. So nakilala niya lahat. Lahat ng NPA sa Mindanao. Kaya ito mananalo ito sa NPA Mindanao. Tingnan mo. Puro, alam kaibigan ko. Kasi makasama man tayo noon. Pero akala ko, yung ako na ang presidente, mag-usap tayo, maghanap tayo ng paraan para sa kapayapaan. Eh gusto ninyo patayan na lahat. O di, pagbigyan ko kayo.
Pero kung mag-surrender kayo, okay lang. Walang problema. Hindi na ako magtanong kung ikaw ba yung bumaril sa lolo mo. Storya lang tayo. Basta may bahay kayo. Punta ako sa Nueva Ecija, yung mga tao walang... Sabi ko, anong pala yung tinitarahan ninyo dyan? Sabi niya, kasali ito sa Fort Magsaysay. Tinan ko kung pag-iusap tayo sa military, basta yung mga 2 hektarya, paghati-hatian na lang ninyo. Kasi sabi niya, bahay lang daw. Eh, nag-organize ako ng... nag-inaugurate ako ng treatment sa druga.